Bakit hindi ka mag-Muslim? Alam mo, Chef, mas maganda yung bukal sa kalooban kesa yung mag-Muslim yung malas. Oo, mayroong, yung maganda yung sagot mo, bukal sa kalooban. Kasi kung mag-Muslim ka, wala naman sa puso mo at hindi bukal sa kalooban, bali wala naman sa out. May sagutin ko 'yan, ha. Brother. No problem. Oo. Sa Islam, bukal man sa kalooban mo o hindi, sundin mo. Dahil ang batas ng Diyos hindi nagmula sa puso. Ganito, ha. Sa panahon ng Ramadan, nagugutom ang Muslim. Natutuwa ba ang Muslim nagugutom na uhaw? Hindi. Bukal sa kalooban? Hindi. Pero nag-ayuno kami. Bukal sa kalooban kasi hindi ang tanong bukal sa kalooban, brother. Ibig sabihin, you love it. Ha? Hindi. Dito, halika dito. Pag sinasabi mong bukal sa kalooban, yung nagustuhan mo ba? Pero kung bukal po, dapat po sa... Ganito, brother. Traffic light. Green, go. Okay. Red, stop. Nagmamadali ka dahil aksidente. Mayroong tinawagan ka, sunog ang bahay, ganito, ganito, ganito. Sa kalooban mo, bukal sa kalooban mo, gusto kang pupunta ng bahay. Nagmamadali ka. True, red. Sundin ang kalooban mo, magmamadali ka, or you're beating the red light. Ah, okay. Ngayon, batas eh. May batas eh. Kung ang puso ang sinusunod, that's why nga. Sabi ko, ang Diyos may batas. Ganito. Kaya nga po ang sabi ko, mas maganda yung bukal sa kalooban mo kaysa bago ka mag-Muslim. Kasi pag papasok ka sa pagiging Muslim, hindi na mo bukal sa kalooban mo. Bali, wala rin po yun. Tama po ba? Kung kanang karini yung sagot eh, parang tama. Parang tama, brother. Ganito, ganito ha. Kung bukal sa kalooban, meaning ang puso ang masusunod. Di po ba? Ang puso ang masusunod eh. Sa Islam, brother, kung sa isip mo, saan ang tama, mali? Tama o mali, hindi nagmula sa puso. Ang tama at mali, hindi nagmula sa puso. Tama at mali, nagmula sa batas. Okay? Nagmula sa batas, hindi nang... Kasi kung puso, brother, sundin natin. Marami dyan magaganda, pero may asawa. Pero sa puso ko, ha? Masarap. Pero may asawa eh. Pero anong puso ko? May batas eh. May asawa na yun. Gusto ko magkakapira ng marami na hindi ako pinapawisan. Gusto ko yun sa puso ko. Pero may batas eh. Huwag kang magnakaw. Bilang tao, brother, na binigyan tayo ng damdamin, puso at utak, ang susundin natin, batas o puso? Kahit sa akin ngayong nagtimpang mo dito, saan ba ang tama? Kasi sabi mo, bukal sa aking kalooban. Brother, ganito ha. Bigyan kita ng ginto. Sabi ko, ginto ito. Duda ka. Baka hindi ginto. Nagsisinungaling lang siguro si Ibrahim. Nagsisinungaling. Isip ko nagsimaling. Pero ginamit kong yung utak. Kahit fake, tinanggap mo. Pero dahil nga dito sa mga... Iniisip mong fake, tinanggap mo. Pero pagdating doon sa may mga punsya, pinakilatis mo. Ikilatis nga, sir. Naku, totoong ginto pala. Ha? Pero sa kalooban mo, nagmihisip ka. Hindi yan. This is a religion. Kung may duda ka, hindi mo gusto, walang mawala sa iyo kung aksepin mo eh. Ano bang mawala sa'yo? Kung sipin mo. Pero, pag-aralan mo. The same as ginto. Pag-aralan mo. Nagduda ka, pag-aralan mo. That's why, kung malaman mo nga tunay na reliyon ng Islam, magsisisi ka. Doon pala sana sa Qatar, ay nag-Muslim ako eh. Marami na sana akong natutunan. Eh, sana yung pamilya ko, na-share ko na. Eh, nasayang, nandun ako sa Qatar. So, yung sabihin mo na bukal sa aking puso, that's why maraming mababae nawala ang virginity dahil sa puso. Maraming iniwanan ang parents dahil sa puso. Maraming nagkahiwalay ang pamilya dahil sa puso. Nako, brother, in the day of judgment, hindi ka husgahan ayon sa puso. Tinanggap ko ito, Panginoon, dahil nanatili ako itong relihiyon ko dahil sa aking puso. Bakit? Tanungin ka ng Panginoon, anong binigay ko sa inyo? Puso or batas? Binigyan kayo ng batas, binigyan kayo ng pag-iisip, tapos ang basihan nyo ay puso. Basihan natin ang batas.
bukal sa kalooban o hindi, pagbatas ng Diyos, alam mo, sigurado mo, na batas ng Diyos, ayon man sa puso mo, hindi, sundin mo. Dahil ito ay batas ng Diyos. Kasi kung hindi mo susundin ang batas ng Diyos, paparusahan ka. At hindi yan makatulong sa iyo pag sabi sa Panginoon, Panginoon, sorry, hindi ko tinanggap ang iyong relihiyon dahil hindi bukal sa aking kalooban. Tanggap kayo ng Panginoon yan. Kung sabihin natin, Diyos ko, example lang, accidental eh, Islam ang relihiyon, na tunay. Example lang, tunay na relihiyon ng Islam, in the day of judgment, tanungin ka ng Panginoon, Panginoon, sabihin mo, Panginoon, sorry po, dahil hindi bukal sa kalooban ko, nga mag-Muslim ako doon. Do you think that reason, tanggapin ng Panginoon? Ah, sinasin lang, hindi kita pinipilit, pero... Hindi ka na sa mundo. Yan lang, ha? At least, pag mo akong kalimutan, ha? Balik ka dito. Every Friday, meron kang regalo. Sip-sip-sip ka lang. Okay, brother. Ay, sa puso. Bismillah. Yalalala, yalalala, yalalala.